Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, mga sir, nasa Abida sitting tayo sa Nobale. Ayan, dito. Pag gumawa kayo dito, mga sir, kailangan may working permit kayo. Ayan, kamukha nito. Kailangan meron to bago umpisa natin yung gawa to. Okay, tara, gawin natin. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo ngayon, mga sir, na Hyundai Tucson 2010 automatic transmission, mga sir. So ang concern ng customer, umaandar naman yung sasakyan on. Ayan. Umaandar yung sasakyan, ang kaso hindi tumatakbo. Start natin. Apak preno, start. Ayan. Umaandar. Ayan. Ang kaso, mga sir, hindi po siya tatakbo. Ayan, naka-park, naka-handbrake, naka-foot brake. Bitaw natin foot brake. Ayan. Okay, naka-park. Lagay natin sa reverse. Pumasok sa reverse pero hindi po tumatakbo. Ayan o. Kahit apakan natin accelerator, ayaw. Tumataas yung RPM. Ayan o. Pero ayaw tumakbo. Ayan. Ngayon, lipat natin sa drive. Park, neutral, drive. 1, 2, kompleto siya, mga sir. May 1 and 2, may drive. Kaso ayaw din tumakbo. Ayan o. Pag apakan accelerator, tumataas. Ayaw. Oop. Tumatakbo konti. So, ayan o. Ayaw. O, 3,000 sa katatakbo. Pero ang problema niya, mga sir, nasa transmission. So, nag-scan ako dito. Wala naman ako nakita ang fault code nung nag-scan ako. Sa makina. Ang nakita kong fault code, madami sa automatic transmission, mga sir. Kaya nag-troubleshoot ako. Handbrake natin. Naka-park. Nag-troubleshoot ako, ang sumabog po sa kanya, park off handbrake. Tara ko na. Yun. So, yung may tama po sa kanya, mga sir, is yung nag-check tayo ng makina. Okay naman lahat, walang tumagas sa makina. Side ng makina, yan. Dual overhead cam to, 2010 to, mga sir, 2010. Automatic transmission. Yung dito, tiningnan ko agad sa ilalim. Yung na-notice ko rito, yan, ito yung mga una ko napansin. Nagbasa dito, lahat kumalat hanggang dito. So, pwede yan, sabihin mo kaagad leak, nag-leak, or di kaya sumabog. Yan, basa, yan, dito. Sa ilalim, mga sir, sumilip tayo hanggang dito. Nagkakaroon siya ng basa. Dito sa ilalim, basang-basa talaga. Ito, buo. Nagbago ang kulay kaysa doon sa kabila. Oh. Huh? Pati dito. Ito, basa lahat hanggang dito, paikot. Kung tubig to, natuyo na to. Pero hindi siya natutuyo. Ayan. Ang dami dyan sa ilalim. Ayan, mga sir. So, ang sumabog kay sir, so, nung tinignan natin, ayaw tumakbo. Pagka nakaramdam kayo ng ganito sa daan, ayaw tumakbo, ayaw umus matras, pero maandar yung sasakyan nyo, gumagana. Silipin nyo sa ilalim, baka may mga tumagas. Una niyan, yung ETA fluid, baka siya ay naubos na o di kaya sumabog na, nag-crack yung sa transmission nyo, mga sir. Ang sumabog kay sir, yung hose, tong hose na to sa ilalim. Yan. Yung hose na yan, sumabog talaga yan. Papunta yan dito sa cooler. Papunta rito. So may tabi ng radiator. Tapos pag mainit doon, papasok dito. Babalik doon. Pag malamig na, iinit ulit, papasok dito. Yung hose na yan. Flashlightan ko lang. Sumobra sabog eh. Yan, mga sir. Yung hose na yan, yung sa ibabaw. Yan, yung isang yan. Yan ang sumabog. Yung nagkiskisan silang dalawa. Yan. Sabog po yan. So, naubos ang fluid siguro nung nananakbo. Kaya yun, bigla na siyang tumigil. Nung tumigil, wala na, hindi na talaga tatakbo. Tatakbo man yan, paminsan-minsan. Pauga-uga, jug-jug, gumaganyan. Pero, hanggang iuwi ka na lang yan. Kasi pag, kada ikot niyan, kada cycle ng langis, mauubos yan. Pag naubos, yun, tirik ka na talaga. Pero ito, nakikita kong problema nito, palitan lang ng hose. Pagkapalit ng hose, maiksi lang naman, may isang tangkal, ganitong klaseng hose. Yan. Ganyan.
Pag napalitan, pwede salina na ng langis, ETF, hindi engine oil. ETF, pagka nasalina na ng ETF, takbo na ulit to. Wala namang ibang problema, yun lang mga sir.